Ganito po, sa lahat ng mga negosyante, meron po tayong ino-offer, Rockstar 3-in-1 Business Package. So ano po yung 3-in-1, Doc? So tatlo po ang services that we can provide to you. One, pwede ka po naming i-coach. Second, seminar or webinar sa iyong mga empleyado. We are doing breaking, ito po yung title namin, Breaking Personal Barriers on Marketing and Sales. And of course, we can vlog your business para ma-advertise na rin. Yan. So this Monday po, nasa Cavite kami, nag-avail po ang isang business doon ng 3-in-1 package natin. So, pwede ka nang mag-message, okay? Yan, para ma-accommodate ka namin kasi next week, andayin po namin schedule. Cavite, Bulacan, Ilocos. See you, Ilocos. And of course, IMG Rockstar, sa lahat ng mga gustong mag-invest, mutual funds, and of course, if you want to avail sa Kaiser, Doc, ano ba yung Kaiser? 3-in-1 po yan. Life insurance, health insurance, and of course, investment. Meron tayong free webinar, 6 p.m., 8 p.m., 2 a.m., and meron pa kaming 9 a.m. yan. Mag-PM ka na sa personal life ko. Let's go, let's go! Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi D. Sunga from Rockstar Technologies Incorporated. And of course, IMG Rockstar. Magandang araw sa lahat ng mga delivers natin. Alright, so ngayon, pag-usapan natin sa lahat ng mga negosyante, don't be a boring entrepreneur. Yan. So itong vlog na to para sa mga negosyante na tingin mo, Doc, parang boring na yung buhay ko. O sinasabi ng iba sa atin, parang boring mo naman. Or napapansin natin, walang changes sa ginagawa natin. Okay? So, para sa atin ang vlog na to. Huwag tayo maging boring na entrepreneur. Alam nyo kung bakit? Alam nyo ang hirap na ng pinagdadaanan natin bilang negosyante. Diba, sino hindi nahirapan? Sino hindi naiyak? Doc, naiyak ka? Oo. Naiyak na rin po ako sa pagninegosyo. Kaya dapat hindi tayo boring. Okay? So, eto ang mga tips. Kaya, let's go. Let's go. Okay, so simulan na po natin. Okay? Ganito po. Sabi po nila, ang mga matatagumpay na negosyante ay mga introvert. So, pag sinabi po natin, introvert, ito po yung mga shy type, tahimik, ito yung mga ayaw na maraming tao, di ba? Kaya parang boring pagka introvert ka, di ba? So yun ang tingin sa atin. Pero alam niyo daw po ba, ang mga matatagumpay na entrepreneur, mostly introvert sila, like Bill Gates, sabi nila yan mga introvert, Warren Buffett, Elon Musk. Pero tanong ko, boring ba sila? Diba? Paano magiging boring si Elon Musk? Eh, may-ari ng Twitter. Diba? Di ba nakita nyo? Launching ng Tesla niya. Diba? Ang saya-saya niya. Ngayon, papunta na siya sa moon. Okay? So, si Warren Buffett, boring ba yun? Kumikita ka ng 150 million a week. Boring ba yung dollars po yan, ha? Bill Gates, alam ko, nasa agri siya ngayon. Farm, mga binibili niya eh. So, ibig sabihin po, kahit introvert ka, hindi mo pwedeng idaylan na kaya ako boring. Hindi po, di ba? So, pwede tayong hindi maging boring na entrepreneur kahit introvert tayo, okay? Alright, let's go! Okay, so ganito po, eto. So, paano nga ba tayo hindi maging boring na entrepreneur? First, you have to escape the 8 to 5 Monday to Friday routine. Di ba? Alam mo, napansin mo ba sa lahat ng mga negosyante, para ka na rin empleyado, pumapasok ka ng alas 8, umuwi ka ng alas 5, alas 6, kailangan makapasok ka ng Monday hanggang Friday. Di ba empleyado type, empleyado routine? Eh bakit tayo nag-resign? Bakit ka nagsimula ng negosyo mo? Kasi ayaw natin ng routine and yet ginagawa natin. Di ba? So kung ayan ang buhay natin everyday, maboboring tayo. Eh Doc, anong gagawin ko? Ibahin mo, pwede, tanda mo, pwede kang pumasok ng 7 a.m., pwede kang umuwi ng alauna, pwede kang hindi pumasok ng Martes, pwede kang mag-attend ng birthday ng nanay mo, birthday ng tatay mo, pwede mong dalawin yung mga kaibigan mo, pwede kang mamasyal, pwede kang mag-shopping, pwede kang mag-grocery, pwede kang matulog ng more than, mag-add than 3 hours. Marami tayong pwedeng gawin, okay? So, escape a routine. Ang sinasabi ko po dito, yung routine, okay? Yung routine natin na pinapressure natin ang sarili natin. Nakatila tayo yung naging empleyado. Hindi ka empleyado. Or you can escape that routine po, okay? Let's go, okay? So, kaya ngayon, kung mapapansin mo sarili mo, Doc, parang akong empleyado eh. Gigising ako ng alas 6. Kailangan pumasok ako ng ganito. Kailangan umuwi ako. Pwede po natin ano yan. Escape natin yan, okay? Alright? Yung kung anong gusto mong i-inject within the week na gawin, pwede. Alright? Number 2, habang tayo nagkakape, kape po. Kape po tayo. Yan, so announcement na tayo. Mag-announcement natin, no? So, ganito po, sa lahat ng mga negosyante, meron po tayong ino-offer, Rockstar 3-in-1 Business Package. So, ano po yung 3-in-1, Doc? So, tatlo po ang services that we can provide to you.
One, pwede ka po namin i-coach. Second, seminar or webinar sa iyong mga empleyado. We are doing breaking, ito po yung title namin, Breaking Personal Barriers on Marketing and Sales. And of course, we can vlog your business para ma-advertise na rin. Yan. So this Monday po, nasa Cavite kami, nag-avail po ang isang business doon ng 3-in-1 package natin. So, pwede ka lang mag-message, okay? Yan, para ma-accommodate ka namin kasi next week, andayin po namin schedule. Cavite, Bulacan, Ilocos. See you, Ilocos. And of course, I am G Rockstar. Sa lahat ng mga gustong mag-invest, mutual funds, and of course, if you want to avail sa Kaiser, doon ka na ba yung Kaiser? 3-in-1 po yan. Life insurance, health insurance, and of course, investment. Meron tayong free webinar, 6 p.m., 8 p.m., 2 a.m., and meron pa kami 9 a.m. yan. Mag-PM ka na sa personal life ko. Let's go, let's go. Number 2 po, para hindi tayo maging boring na entrepreneur, you have to leave your boardroom or meeting room. May mga negosyante po, mula Lunes hanggang Friday, puro meeting. Mula umaga hanggang gabi, meeting. Hindi ka nagnegosyo para mag-meeting buong linggo. Mula Lunes hanggang Friday, nagmi-meeting ka. Mula alas 8 hanggang hapon, hanggang gabi, meeting. Hindi po, boring po yan. Eh, dok, sino magbi-meeting? May department head ka, di ba? Meron kang director, meron kang head. Sila mag-meeting. Ipaubaya mo sa kanila yon. Huwag kang masyadong mag-micromanage. May time to meet. Okay, talaga nagbi-meeting. Ako po, every morning, routine na namin yan eh. Nagbi-meeting kami. Pero madali lang, mga 30 minutes. Okay, so pwede na yung ibang tao mag-meeting dyan. Ikaw, you spend your time for, yon, meeting, you have to think, and you have to play, di ba? So, pwede kang lumabas ng office nyo, pwede kang magpunta dyan. Alam nyo, dito sa harap namin, napapaligiran kami ng mall, minsan nagpupunta ako dyan paghapon. You can play, you can talk to your employees. So, hindi ka puro meeting. Kung buhay mo ngayon as a business owner, napapansin mo, pagdating mo pa lang, meeting na hanggang hapon na, hindi ka na nakakapasyal sa buong paligid ng office nyo, hindi mo na nakikita yung records, hindi ka malala kasi sa social media. 'Di ba? So boring na po 'yan, okay? Leave your boardroom or your meeting room, okay? And third po na dapat nating gawin para hindi tayo maging boring na entrepreneur, ito po. Break your events pattern. Alam nyo, marami sa atin na negosyante, we are events-driven na. So kung ano yung schedule ng weekly, monthly, quarterly, doon lang tayo nakafocus. Hindi mo na nakita yung ibang opportunity. Dapat as a business owner, ulitin ko ha, hindi ka events-driven. Ikaw po ay opportunity-driven. Nakatingin ka sa opportunity. Dapat alert tayo, anong opportunity meron dito? Kahit may event kayo, kung may bagong opportunity, malaking opportunity, cancel your event. Alam niyo sa amin po, everyday dapat mag-vlog ako. Pero kung kailangan iwanan ko tong vlog na to, tong camera na to, to attend to my client, pupunta ako. We are breaking our routine. Marami pong panahon na gusto ko lumabas kami. Kagaya nabanggit ko nga, di ba? Palabas-labas kami, di ba? Papunta-punta kami sa ibang lugar. Like Tuesday, I break the pattern. I went to EDSA. Salamat kay ma'am. Thank you po ha. CEO po yan ng 3M Distribution. And marami tayong kino-coach. Ako, nagpupunta ako sa ibang lugar talaga. Lumuluwas ako every Thursday. Nasa Manila tayo. Saturday sa Bulacan. Kasi opportunity-driven po ako. Tinitinan ko, what are the opportunities? Kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang business. Kaya nabuhay po ang Rockstar Shoes package natin. Tapos meron pa tayong padating na Rockstar Coffee. Okay? So, hindi ka dapat nakatingin lang dyan sa events nyo. Na naka-straight line ka lang. Tinan mo ano sa kanan. Diba? Kung kinakailangan ulitin ko, i-cancel dyan. I-cancel lang isang event para sa mas malaking opportunity. Okay? Next, number 4. Okay, eto po. Stop the break-even cycle para hindi tayo boring. Kailangan monthly, quarterly, or yearly nag-i-increase ang ating net profit para hindi tayo boring. Dok, anong kinalaman? Kasi pag malaki ang income mo, nakakalabas kayo, di ba? Ikaw, you can afford to go out. Nakakapag-hire ka ng manager, kaya meron kang time. Di ba? So, kalimutan na natin yung makaraos lang ako dito sa negosyo. Basta mabayaran ko lang lahat ng empleyado ko, makabayad kami ng bills, okay na ako, dok. Hindi, you're not okay. Dapat may excess para yung business mo, ma-expand mo, para na-excite ka din pati empleyado mo. Imagine, magkakaroon kayo ng branch, di ba? Like ADS, magkaka-branch dito sa Bataan. ADS, pest control and bookkeeping. By the way, if you need services sa bookkeeping sa mga negosyante, so mag-PM lang po kayo. Okay? And ano pa po? Last, hindi pa, dalawa pa. Don't be a boring entrepreneur, number 5.
okay, be a rockstar. Be a rockstar, di ba? Join partnership, di ba? Explore new things. Di ba, may nagsasabi sa akin, marami nagme-message, Doc, alam mo, parang naka-excite ka, no? Maya-maya, meron ka nilolaunch na iba. Ngayon, napunta ka na sa sapatos, di ba? Tapos, meron tayong pest control, meron tayong bookkeeping. So, hindi na po tayo natatakot kasi I want to explore. Kasi, rockstar nga po tayo, eh. Ngayon, kung alam nyo, ngayon, pag may nakipag-meeting sa akin, sige, meeting tayo. Ano yung gagawin natin? I want adventure sa business. Okay? And number 6, para hindi tayo maging boring na entrepreneur, yan. I can be your coach. Yan. So, may mga ituturo ako sa inyong pang-rockstar, di ba? May mga i-discuss ako sa inyo na maybe hindi nyo pa napag-iisipan. Alam nyo, most of my mga business person na or business owner na nakausap ko, so, nag-expand na po sila ngayon. May partnership na kami. So, masaya sila, di ba? Kasi nga, kinote sila ni Rockstar. Yan. So, if you want to experience how to be coached by the Rockstar, mag-message lang kayo. Diyan po sa personal life ko, okay? Maraming salamat. So, nakatulong sana tayo para sa mga business owner para hindi tayo maging boring entrepreneur. Be a happy entrepreneur and a rockstar, okay? Maraming salamat. And please share this video sa lahat mga ibigay natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Yilivers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. Kapi po tayo, kapi po.